Hello guys, welcome back po sa aking channel. Kumusta po kayong lahat? Ako nga po pala si Kim Jenso. Sa mga bago po sa aking YouTube channel, welcome na welcome po kayo. Papasukin niyo na po ang swerte sa inyong mga buhay. Papasukin niyo na po ang swerte sa inyong mga bahay. So, sa mga bago po sa aking YouTube channel, pakilike lang po ang aking video. Kung ito po ay inyong nagustuhan, mag-subscribe na po kayo and i-click niyo lang po yung time yung bell button para mas ma-update po kayo sa mga video na aking gagawin. So for today's video guys, ay magsishare na naman po ako ng konting kaalaman lang po about sa ating pampaswerteng dahon ng laurel. Kung kayo po ay bago pa lang po na nakakapanood ng mga ganito at hindi nyo pa po alam yung about dito sa dahon ng laurel, ay sinasabi ko po sa inyo guys na sobra at talaga pong talagang magaling po itong ating dahon ng laurel pagdating po sa mga pampaswerte. So talaga po guys, subok na subok ko na po itong pampaswerte na to sa dahon ng laurel. So talaga po hindi po ako nagpapawala ng mga dahon. So yun nga po guys, no, marami pong paraan para po tayo ay gumawa ng mga pampaswerte gamit ang dahon ng laurel. So unang-una na dito guys, kung kayo po ay susubok pa lamang na gumawa ng mga pampaswerte, ang unang-unang gawin nyo na po guys, lalo na po kung kayo ay lagi nyo napapansin na inyong mga wallet po ay lagi pong walang laman, laging nasa side po ang laman, lalo na po sa ngayon, sa panahon po natin ngayon. So ang kailangan nyo lang guys ay maglagay lang po kayo sa inyong wallet ng tatlong dahon ng laurel. So mas maganda guys kung buo po yung dahon ng laurel, yung walang kapunit-punit katulad po nito. So buong buo po yan, ganyan po talaga yung korte niya, pero buo po siya. So ang gagawin nyo lang guys, maglalagay lang kayo ng tatlong dahon ng laurel sa inyong wallet, tapos papalitan nyo lang siya every Friday. So ayan o guys, so kukuha lang kayo ng tatlong dahon ng laurel, lalagay nyo lang siya sa inyong wallet. Ang gagawin nyo lang po dito guys ay papalitan nyo tuwing Biyernes. So yun po guys, so hindi nyo po hindi nyo po masyadong iintindihin, pero mapapansin nyo po na yung wallet nyo po ay hindi na po nauubusan ng laman. So number one po yan guys. So talaga pong subok na subok ko na po yan, dahil po ito pong aking wallet ay talaga pong hindi nawawala ng dahon ng laurel, at the same time hindi rin po siya nawawala ng laman. So lagi-lagi po siya nagpapang-abo po yung pera ko kapag kunyari po, di ba, every Saturday naman po isumiswaldo po ako sa aking work, sa aking ginagawang trabaho. So yun nga po, napapansin ko na may natitira pa akong allowance, tapos madadagdagan pa po ulit siya. Hindi po katulad dati nung wala pa po ako mga pampaswerte, talaga pong pag po yung sweldo ko po ay hinati-hati ko na po sa lahat ng aking bayarin, sa lahat ng dapat kong paglagyan ng aking sweldo, natitira na lang po sa akin minsan 100, minsan ay wala pa po talagang natitira sa akin. Kumbaga budget na budget lang po talaga. Pero ngayon ay mas marami na po akong budget para po sa pagbili ko, kahit po bumili po ako ng bumili. Minsan, syempre hindi maiwasan ngayon, napakagastos po lalo na sa pagkain. So, nakikita ko po na meron pa rin pong natitira sa aking wallet. So talagang guys, napaka 100% effective talagang nire-recommend ko po to sa inyo. So sabihin nyo lang po kapag hindi ito naging effective sa inyo, so i-comment nyo lang po sa akin. Pero talaga po napakarami na pong nagpatunay na talagang swerte po ang dahon ng laurel. So ito nga po no guys, so kahit po drug or buong dahon ng laurel ay talagang swerte po. So yun nga po guys, no, unang-unang pampaswerte pwede nyong gawin sa dahon ng laurel ay ilagay nyo lang po sa inyong wallet. So pangalawa naman guys, pwede nyo rin itong sunugin, no? Meron din po akong video ng mga ayan sa aking YouTube channel, hanapin nyo na lang po kung paano po yung pagsusunog ng dahon ng laurel. So ginagawa lang po itong mga ganitong pampaswerte, ang pagsusunog po ng dahon ng laurel is Martes at Biyernes. So sa umaga lang po, from 6 to 8 ng umaga yung papasikat po ng araw, at yung nakaharap po kayo sa silangan. And then pagkatapos po nun, so ayun nga po, yung pangalawa po is yung una po, paglalagay lang sa wallet. So simpleng paglalagay lang, wala mong masyadong effort, maglalagay lang kayo at papalitan nyo lang every Friday. So pangalawa po yung pagsusunog ng dahon ng laurel. So kung paano po yun, meron po akong video dyan. So ang pangatlo naman guys is yung paglalagay po ng mga pampaswerte ng dahon ng laurel, sasamahan nyo po ng asin, iba po bigas, iba naman po ay coins, pwede rin po yung mga ang tawag doon, yung shell na maliit or yung magnet. So meron din po ako mga video niyan sa aking YouTube channel, panoorin niyo lang po kung paano po ninyo gagawin. So ayun nga po guys, no. So ayun lang po yung mga yung tatlong
paraan o yung unang tatlong paraan na pwede nyo pong gawin para po sa inyong pampaswerte. Salagin nyo lang po guys sa tandaan na 100% dapat naniniwala kayo sa mga pampaswerte. Kailangan din po may positibo kayong pamumuhay. Kailangan lagi nyong papairalin yung inyong law of attraction. Kung ano inyong iniisip, yun po talaga yung mangyayari. So ako po talaga lagi kong iniisip yung mga positive lang na bagay para hindi po ako masyadong namumroblema. Para po puro positive lang po yung darating sa akin. May dumating man po na konting problema ay talagang nasusolusyonan ko po talaga agad. So yun nga po guys, ano? So kung kayo po ay mahilig din gumawa ng mga pampaswerte, panoorin nyo na po yung aking video, gawin nyo na po at talagang makikita nyo po, huwag lang po kayong magmamadali. Kailangan lang guys, matuto tayong maghintay, huwag po tayong magmamadali, huwag nyo po laging iisipin yung swerte darating. Basta hindi nyo napapansin kung sana lang po yung darating. So talaga pong mas maganda po yung meron tayong mga pampaswerte sa ating mga bahay. Wala naman pong mawawala kung tayo po ay maniniwala at gagawa ng mga ganito. Pero kung talagang hindi nyo po siya feel, okay lang po. Pero kung dun po sa mga tao na talagang naniniwala sa mga pampaswerte, kasi alam po bawat tao ay may kanya-kanyang paniniwala. So depende na lang po yun sa atin. So sa mga naniniwala po sa akin na swerte po ang dahon ng Laurel, mag-like at mag-comment na po kayo sa aking video at para po ma-share rin po natin sa iba yung mga swerte na ating natatamo gamit ang dahon ng Laurel. So yun nga lang po guys, no? So sana po nakatulong po itong video na to para po sa inyo, para po magkaroon po kayo ng tips kung paano po tayo siswertehin sa buhay. So samahan lang po natin na sipag at tiyaga, kung dati masipag na po tayo sa pagtatrabaho at matiyaga sa lahat ng gawain. So dagdagan lang po natin ng mga pampaswerte at talaga po makikita natin na unti-unting nag-iiba po yung takbo ng ating buhay, nagiging magaan na lang po. So yun lang po guys, huwag niyo po kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel, PinoGen19. So maraming salamat.